Hello everyone! Ito yung gabay ninyo for April 2 and April 3. So, gagawin natin fire signs, earth signs, air signs, and then water signs. Naunahin natin si fire signs. Maraming salamat sa mga laging nanonood ng mga readings natin, mga nag-a-avail ng mga personal reading services. Don't forget to like, share, follow, and subscribe. Kung bago po kayo dito, shout out sa ating nag-avail ng Facebook subscription and then ating mga YouTube channel members. Start tayo, fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Ito yung mga energy surrounding yung ngayong April 2 or April 3 or kung kailan mo ito makita, mapanood. Mukhang very busy kayo. Meron kayong pinagkakaabalahan ngayon, fire signs. No? Trabaho ba to, negosyo? Or a new project, personal? Pwedeng iba, busy kayo. Pwedeng related sa pagsusulat yung ginagawa ninyo or creative. No? Writer, artist, design. Pwedeng store or negosyo, ayan, pwedeng iba, designer, engineer or architect, anything na related sa design or arts, pagdodrawing, pagsusulat, ayan, no? If you are writing for a living or gumagawa ng mga ano, designs, pwedeng online, pwedeng hindi, pwedeng iba, may online store kayo, may mga products kayo, may mga nakikita akong bags dito. May conflict with the Five of Wands. May mga nakikipagkumpetensya sa'yo dito. Ayan, baka naman sa negosyo mo. Yan. Pwedeng may mga nagpapagalingan dito. Ayan. Okay, parang may nag-aaway pa nga dito. Hindi ko alam, meron bang nangyayaring ano, pagtatalunan or mga pinagtatalunan? No, parang may conflict, may mga ano, disagreements dito. No, yung tipong nagkakainisan or nagkakainggitan. Or pataasan ng pride. Or iba-ibang opinion, di magkasundo about something. Walang cooperation, walang unity. Nagpapagalingan, no? Pataasan ng ihi dito, pataasan ng ihi with the Five of Wands. Ten of Pentacles, pwedeng merong ano, gathering ng family members. Oh, baka may pagbisita, meron bang mga loved ones, relatives na bibisita sa bahay ninyo or kayo yung bibisita sa kanila. Parang may handaan, no? Kainan dito, hindi ko alam kung merong okasyon or birthday. May mga senior citizens din dito, possible na grandparents mo or grandparents ng anak mo, so pwedeng in-laws or yung mga magulang mo ito. Merong kasaganaan dito, so nakikita ko maraming ano, maraming grasya, pagkain, no? Daming blessings. The Fool card. Napakalakas ng loob mo dito, fire signs. Napaka-positive ng ano, outlook mo. Oh, iniisip mo dito, nasasaluhin ka ni universe, no? Basta ikaw ang ano mo is inspired ka, malakas ang loob mong sumubok. Okay? Ayan, very optimistic yung energy mo, ganda with the Fool card. Pwedeng yung iba meron kayo, you are entering something new.
no, na very positive yung outlook ninyo kahit hindi nyo alam kung magiging successful or kung anong mga mangyayari or kahihinatnan nitong inuumpisahan nyo or pinapasok ninyo. Basta kayo ay always thinking positive, nasasaluhin kayo ni universe if ever. Okay? Three of Swords. Mm-hmm. So, pwedeng may mga bagay na nasira dito. Ayan, may nahulog, nag-crack. May mga bagay dito na hindi na maibabalik, fire signs, kahit na anong gawin ninyo. Irreparable. Relationships man ito or gamit. May mga ano na, kumbaga nagkalamat na, nabasag na. Kumbaga parang tiwala, mahirap ibalik kapag ka nagkalamat na. Okay? Pagkakaibigan man ito or sa romantic. Next is Earth Signs. Taurus, Virgo, Capricorn. Ito yung gabay ninyo. Kung kailan nyo man makita itong reading na ito, panoorin nyo na lang po yung intro video para sa iba pang detalye about personal reading services. Hi! The Moon card, Pisces energy. Seven of Swords energy. Okay. Mukhang may mang totokis sa inyo dito. Oh, bobuladasin na naman kayo. Oh, kung magpapautu daw kayo. Oh, parang merong makikiconnect sa inyo, magre-reconnect or kukontakin kayo. Pwedeng itong tao na to nagbabluff lang. Binobola-bola ka lang, no? Kinukuha lang yung loob mo. May mga naman guys, daldal ako ng daldal, nakatigil na pala yung camera ko. So tuloy natin, dito tayo sa The Moon, yung sinasabi ko mukhang meron kang madidiscovery dito. May mga marireveal sa'yo, may possible na may matuklasan ka dyan, kung ano man yan, ano. May mga ano, may mga lilitaw dito sa Moon card mo. Yung mga malalaman ka dyan. Chariot card, pwedeng iba, tuloy na yan kung may biyahe man kayo. Pirmahan ng kontrata, meron akong nakikita, so pwede. Pabiyahe, mag-a-abroad, no? May traveling eh. So nakikita ko dito, may continuation, may pag-push forward with the Chariot card. So, success yan. Ibig sabihin, matutuloy. Or magiging maganda yung outcome. Marireach mo yung goal mo or mararating mo yung destination na tinutukoy dyan. Okay, pwedeng ito, bagong contract, no? So, bagong partnership, bagong contract meron. Pwedeng may mamimit kang bagong person, kaibigan man ito o romantic. Nakikita ko rin dito na mas nag-i-improve na pagdating sa ano, yung lifestyle ninyo, binabago ninyo, no? Mas nagiging healthy kayo ngayon. Maraming physical activities, pwedeng iba, nahuhumaling kayo ngayon sa pagbibisikleta, workout, sa gym. So, iniiwasan nyo muna dito yung ano, yung mga gimmick-gimmick, bar-bar, inom-inom. So, mas conscious kayo ngayon sa health nyo, sa physical looks ninyo. No, pwede ba nagbabalik alindog, papa-sexy, nagpapa-macho. Okay? So, may pagpasok dito sa relationship or contract. Yan yung sinasabi ko. Nakikita ko dito parang itong person na to, halos lahat ng bagay, kasama nyo siya. No? Parang katuwang mo eh, ka-partner, ka-duo. Parang kayong kambal, ayan, magkatali yung paano nyo. So, like kayong magkasama. Na-enjoy nyo yung ano, company ng isa't isa and karamihan ng mga ginagawa ninyo. Palagi nyo siyang kasama or dalawa kayo lagi, no? Kaibigan man ito or romantic.
Pero kung romantic yun na nga, pwedeng friendship na nauwi sa romantic. Kasi nakikita ko parang, noona, magkasundo kayo, no? Lagi kayong magkasama, hanggang na-develop. No? Kaya nga parang may nagle-level up dito eh. May nag-ano eh. May nag-ano na... Merong umusad dito na connection. Nag-level up. Nag-move to the next level yung ano connection ninyo. O, nakikita ko maganda. Maganda yung ano. Magkasundo kayo. Magkasundo kayo sa maraming bagay. Kaya nga yung mga activities ninyo, yung mga ginagawa nyo, madalas magkasama kayo. Merong mga bagay din dito na parang hindi ka nape-pressure magmadali, earth sign. So, nakikita ko pinagtsatsagaan mo kahit mabagal yung ano, yung progress, yung movement. Iniisip ko, ang nafe-feel ko eh, okay lang sa'yo. Kahit na hindi agad-agad, kahit na mabagal. O, tinatsaga mo lang. Kumbaga parang ano ka lang, yung chill ka lang kung ano man itong ginagawa mo rito. Hindi ka pressured. No, kumbaga okay lang sa iyo kung kailan darating, kailan mangyayari, no. Basta ikaw ginagawa mo lang, ina-enjoy mo lang, hindi mo siya kumbaga no pressures, ganun yung nasa isip mo. So yan, ito yung mga energies na nakuha ko sa inyo. Move na tayo kay Air Signs. Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius. Ito yung gabay ninyo. Panoorin nyo na lang po yung intro video para sa ibang detalye tungkol sa ano, personal reading services. Yung nasa umpisa. Ano ba itong mga energies para sa inyo? Gemini, Libra, Aquarius. Ten of Swords, Knight of Cups. Mm-hmm. Nakikita kong signs dito, meron kang Emperor, Aries, and Taurus. At saka water sign, Cancer, Scorpio, or Pisces. Past person. Nakikita ko, past. Someone or something from the past. Memories man ito tao. Nostalgia, eh. Nakikita ko parang childhood. O, may mga teddy bear, no? Nung parang nung mga panahong bata ka pa. Nakikita ko rin dito ang daming obligations, responsibilities, meron kang Emperor, Ten of Wands. Pwedeng iba nabibigatan kayo ngayon sa ano, pasan-pasan yung mga ano, trabaho or obligasyon, responsibilidad. Pero no choice kayo kasi kahit nabibigatan kayo, no? Wala naman kayong pwedeng asahan. Kumbaga, hindi naman kayo pwedeng mag-rely sa iba. Ikaw at ikaw pa rin yung gagawa nito, air signs, no? O, tinatry mong kayanin hanggat kaya mo. Nakikita ko dito, nagtitiis ka, nag-ano ka, nagtsatsaga ka na ano. Nagampanan yan kahit mahirap, kahit nakakapagod para sa iba sa inyo. Okay? Parang ang dami ditong ano, mga deliveries. Ano ba to? Nagtitinda ka ba online? Parang ang daming kailangang i-deliver. O, baka iba natataranta kayo ngayon sa mga orders. Ayan, baka marami kayong customers, clients. No? Ang dami nyong order na kailangang ano. Ang dami nyong na-commit dito. Kailangan ma-i-deliver lahat yung mga yan. So, pwedeng may mga deadlines, may cramming. Wow, so meron ditong someone attractive, no? Si ano, si water sign.
Ang nakikita ko dito, pwedeng may attraction, no? Meron ka bang bagong manliligaw kung babae ka? Kasi parang may dalang flowers ito. So, very charming, attractive person kung sino man ito. Ikaw man na nililigawan or ikaw meron kang nililigawan na ganyan. Attractive person. At saka mukhang ano siya, ha? Mukhang may datong, mukhang successful. Yan ang nakikita ko. Mukhang may ano to. Maporma. Sabihin na natin, kung gano'n siya kapogi, ganun din kapogi yung wheels niya. Oh, baka mamaya naka-Ferrari yan, or chedeng, no? Basta parang may ano eh. Nakikita ko dito parang ano, this person is trying to impress you. Okay? Nagpapapogi, nagpapasikat, nagpapaganda siya sa'yo. Ano? Or pwedeng talagang attractive lang siya and at the same time, japorms at saka may datong, no? Ang nakikita ko dito, someone passing on something. Merong parang ipinapamana, inililipat. Ayan. O, mentoring. May kaalaman na parang ipinapasa sa'yo. Responsibility man ito o bagong knowledge. No? Parang may ipinapasa sa'yo dito. So, pwede nga iba may mga bagong ano kayo. Bagong matututunan. Ten of Swords. So, meron ding mga bagay na mag-e-end para sa'yo, air signs. So, nakikita ko ito. Kung tambak na tambak yung mga deadlines mo, trabaho mo, responsibilities, maano rin to. Luluwag ka rin, makakaluwag ka rin, tingin ko. Matatapos mo rin lahat yung mga yan at may magkakaroon ka na rin ng time para makapag-relax, makapagpahinga. Okay, so ito yung mga energies ninyo. Next is water signs. Cancer, Scorpio, Pisces. Hello, ito yung gabay ninyo. Panoorin nyo na lamang po yung umpisa ng video para sa ibang details about personal reading services. Okay, may mataray na energy dito, nagmamaganda. O, Nine of Pentacles, parelax-relax lang. Painom-inom lang ng kape, ayan, pakape-kape lang. O, baka tapos na yung mga ano ninyo, yung mga trabaho ninyo. Kaya ngayon, sitting pretty na lang, kaya pakape-kape na lang, o, diba? I-enjoy ninyo yung time ninyo. Oh, kasi nag-ano eh, tinapos nyo na lahat ng kailangan nyo gawin, kaya ngayon pa isi-isi. Pakape-kape na lang ang peg, o, diba? Kape talaga, ayun, may kape na naman. O, iba dito, palaro-laro na lang ng tong its, o. Pahinga muna, o, enjoy-enjoy muna. So, nakikita ko dito, may energy ng relaxation, yung tipong nagbe-beauty rest ka, nag-e-enjoy ka lang, happy-happy, yan, pakape-kape lang. Okay, or baka may bakasyon or stay sa hotel. Ayan, bonggang-bongga ang dating. So, nakikita ko splurge yung energy nyo dito. No, parang tinitreat nyo yung sarili ninyo. Mm-hmm. Meron ako napipick up na parang strategy. Mind games with the Two of Swords. Pwedeng nagpapakiramdaman kayo nitong person na to, ano yung next move. Yung iba dito, willing kayo to sumugal on something. No? Nagbabaka sakali, tatry ninyo yung chances ninyo. Parang meron, okay, parang may na-feel ako dito na yung isa dito sa inyo, kung sino man tong kadil nyo, parang yung isa, malakas ang loob niya kasi hawak niya yung alas. Okay? yun yung kong mind games dito. Parang chess or ano, poker. Marunong mag-poker. Basta,
card game or chess, parang ganun. 'Di ba ganun minsan nag-iipitan ng ano sa baraha, ano? Yung mga naglalaro ng toong itchen, no? Dati naglalaro ako noon. 'Yun, pwedeng meron ditong meron siyang alas na hawak against you. May panglaban siya eh. So pwedeng may iniipit siya na information or alas, no? Okay, iba sa inyo dito, mag-ingat kayo sa aso. May mga aso dito. Aggressive. O, baka makagat kay aso. Ingat kayo sa aso ha, or yung anak ninyo. Okay, kung hindi naman ito about dogs, eh pwedeng you trying to protect yourself or defend yourself. Ayan. Kailangan mong ano, protektahan, depensahan, or ipagtanggol yung sarili mo dito. Pwedeng may situation na darating sa inyo na ganyan. Okay. Parang hinahalo. Baka may mga bashers kayo dyan. May mga someone na trying na gustong sirain kayo. Yun, kailangan ninyong ipaliwanag or i-defend yung side ninyo, no? At least maipaliwanag or i-defend. Yan. Defensive energy yan. Pwedeng may defensive energy dito. Temperance card, Sagittarius, no? Pwedeng may Sagittarius dito. Alam mo, puro pagtsatsaa, pagkakapit talaga. Oo, ayan. Baka naman nito, mga sunod-sunod na araw, ganyan lang yung ginagawa mo. Pakapi-kapi lang sa Starbucks, patsaa-tsaa dyan sa hotel, o sa bahay. Basta nakikita ko dito parang ano eh, soothing and relaxing energy. Parang pa-chill-chill, yan. Energy ng pa-chillax-chillax lang kung saan man yan. Sa bahay man yan, sa hotel, or kung saan ka man nagpunta. O baka nagbakasyon ka para lang makapag-beauty rest, para naman ma-enjoy mo naman yung sarili mo, yung sweldo mo, no? Pa-chillax-chillax nga lang yung nakikita ko dito. O baka nga yung iba dito, nagkakasikasino pa kayo. Ayun, may hotel eh, tsaka parang poker-poker dyan, no? Or tong it, no? Oh, may aalis talaga. May energy ng aalis. Eight of Cups. Oh, whether ba biyahe. Aalis. Pwede rin may mag-walk out. Energy ng pag-walk out. Parang, ano eh, napifeel ko dito. Wala nang reason na magstay kaya umalis. No. Napagod na, naumay na. Ayan, pwedeng may nang iwan. May nang abandon na. Abandoning something or someone. Ikaw man yung inabandon or ikaw man yung nag-abandon dito. Leaving, ayan, leaving. Tapos energy ng walang magawa, walang magawa. Eight of Swords, tas abandonment, no? Kung ikaw man itong iniwan, inabandon, tinalikuran dito. Wala ka lang magagawa dito, water sign sa tingin ko. Kumbaga, let it go. Diba? Let it go. Yun yung kante eh. Okay. Pwedeng iba, no? Nalagay kayo sa isang situation na, yun nga, wala kayong magawa, na-trap kayo. Ayan, no? Feeling trapped. Nakakulong. Gusto ninyong mag-break free dito sa situation na to, pero hindi nyo magawa. Gusto nyong umalis, pero hindi kayo makaalis. Okay, so ito yung mga energies na nakuha ko para sa inyo, water signs. And sa lahat ng signs, ayan, thank you so much for being here.
Don't forget to like, share, follow, subscribe. Take care and God bless.